Hi mga katambay, sa videong ito aalamin natin ang mga revelasyon sa SBS Volume 105 ng One Piece patungkol nga sa pamilya ng susunod na pinakamalakas na swordsman sa One Piece. Ito nga si Roro Nowa Zoro. Sino nga ba ang mga magulang nitong si Zoro at ano ang pinagmulan niya? Pero bago yan, kung di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at hit ang bell para maging updated sa mga parating na mga video. Huwag mo rin kalimutan mag-like dahil malaking tulong yan para mas marami pang makapanood at makabisita sa ating channel. O paano, simulan na natin? Let's go! Matagal na natin gustong malaman ang origin o pinagmulan nitong right hand man ni Luffy. At ang susunod na pinakamalakas na swordsman sa One Piece na si Roro Nowa Zoro. Magmula pa lang nung na-introduce siya sa series at lalo na dun sa trailer bark kung nasa niya na-meet ang legendary swordsman ng Wano. Na si Shimotsuki Ryuma. Kahit hindi pa natin nakikita ang tunay na itsura ni Ryuma, may resemblance na siya kay Zoro. At na to nga, nakita din natin ang itsura nitong isa pang kamukha niya na si Shimotsuki Ushimaru, na dating daimyo ng Ringo na nakasama ng batang Yamato doon sa dungeon. Kahit ako din na curious sa origin ni Zoro dahil isa din siya sa mga paborito kong karakter sa One Piece. Walang inatupag kundi magpalakas na magpalakas, mag-workout at magsanay palalo para palakasin yung sword skills niya. Pero sa tagal na niya sa series at pagiging swordsman niya, natapos na ang Wano, konting hint pa lang ang nalalaman natin kay Zoro. Pero nitong nagdaang mga araw ay sa wakas nalabas na din yung family tree nitong si Zoro. Ilang years na at ngayon pa lang mailalahad yung buong pamilya na pinagmulan nitong paborito nating swordsman at yan ang aalamin natin ngayon. Madami na din ang nagtatanong nito kay Oda Senpai pero ito na nga, inilabas na sa SBS Volume 105 para siguro malaman na din natin kung ano ba talaga ang origin nitong si Zoro. Ayon sa SBS, 55 years ago, nabanggit dito si Shimotsuki Kosaburo. Ito yung matandang na-meet ni Zoro noon nung bata siya sa Shimotsuki Village at nagbigay sa kanya nung tatlong espada. Ito ding taong to ang gumawa sa Enma na naging espada ng isa din sa pinakamalakas na samurai ng Wano na si Oden. Nasabi na yung paggawa sa Enma ay nasabay doon sa pagkabata ni Oden. 4 years old pa nga lang daw dito si Oden. Sa bilang ng 25 na mga tao, itong sila Kosaburo ay umalis nga sa Wano. At kasama nga daw nila dito ang kapatid na babae ni Shimotsuki Ushimaru, yung dating daimyo nga ng Ringo, na si Puriko at ang carpenter na si Minatomo. Hindi lang pala mag-isang umalis si Kosaburo sa Wano. Kasama pa niya dito yung kapatid ni Ushimaru na si Puriko, kaya pala marami sila doon sa village. At ito na nga, 52 years ago nasabi na may niligtas nga daw itong sila Kosaburo na village. Nilabanan nga daw nila yung mga bandit na andon sa East Blue. At ang 10 daw sa 25 na kasama nila na nanggaling sa Wano, doon na tumira sa East Blue. At dito na natatag yung Shimotsuki Village. May ipapakita ako mga katambay na family tree at makikita natin dito kung sino-sino at ano ang mga pangalan ng miyembro ng pamilya Shimotsuki. Exciting to, malalaman natin kung saan nagmula si Zoro. Okay, makikita natin dito na nagpakasal nga si Kosaburo sa isang village girl nga daw. Kasama na dito ang anak ni Kosaburo na si Kushiro. Nagpakasal din ito pero hindi malaman kung ano ang pangalan ng babae. At dito nga din pinakita si Shimotsuki Kuina na naaksidente nga at alam naman natin kung ano yan. Ito na yung kay Zoro. Nasabi na itong si Shimotsuki Puriko ay nagpakasal sa isang swordsman. Ito nga yung pinakalolo ni Zoro at ang pangalan nga niya ay Roronoa Pin Zoro o Pin Zoro. Nakatira nga din daw ito doon sa village. Nagkaanak itong sila Puriko at si Pin Zoro. Ito nga ay si Roronoa Arashi at pinakasalan ni Arashi itong babae na anak ng bandit. At ang pangalan nga nito ay si Terra. Ayon nga sa SBS, namatay si Arashi dahil sa paglaban nito doon sa mga pirata. Siguro sinugod din yung village nila ng mga pirata na to. At si Terra naman ay namatay sa sakit. Nagkaanak sila Arashi at si Terra. Eto na nga si Roro Nowa Zoro. Ayon, napaliwanag na din kung saan talaga galing si Zoro at nagkaroon din ng linaw kaya naging pirate hunter itong si Zoro. Dahil nga namatay yung papa niya, nakagagawa ng mga pirata. Ngayon malinaw na, kaya nabansagan siya na pirate hunter. At naubos pala talaga yung pamilya ni Zoro kasi wala din tayong balita doon sa lola at lolo niya.
May nakita akong teori na pwedeng tumama, pwede ding hindi, na yung sinasabing tatay ni Zoro na si Arashi ay hindi pa daw patay, na ito nga daw ay si Mihawk. Bakit si Mihawk? Dahil ang meaning ng Arashi sa English ay storm, at ito nga daw si Mihawk ay lumitaw sa chapter 49, na ang title ay storm. At kung mapapansin nyo sa style ng buhok nitong si Arashi, ay kapareha ng buhok ni Mihawk. Ano sa tingin nyo, mga katambay? Iiwan ko sa inyo yung tanong na to, kung posible ba na si Mihawk ang tatay ni Zoro. Dito na din napatunayan na kaya pala kamukha ni Zoro sila Ryuma at Ushimaru ay kalululuhan pala niya yung mga to, at namanan niya din yung mga skills ng mga to sa paggamit ng espada. Panigurado na pati yung Conqueror Saki ay meron din yung mga yon, kaya meron din si Zoro. Marami na naman tayong nalaman tungkol kay Zoro, at masusubaybayan ko pa tong taong to dahil kailangan pa niya maabot yung pinakapangarap niya na maging pinakamalakas na swordsman. Abangan na lang natin yung mga susunod pa na chapter dahil marami pa ang mangyayari. Kaya tumutok lang kayo, mga katambay, dito sa ating channel para sa spoiler at full chapter, dahil malapit nang lumabas yung mga yan. Antay lang. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over and out!